Okay, next step natin. Dahil ako ang nakaisip ng content na to, ako rin ang maghuhugas. Ngayon, simulan natin sa Mangkok. Hi guys! Welcome to our first vlog. Ang gagawin natin ngayon ay mag-bake tayo ng banana bread. Magpa-practice lang kami. Oo. So, bali ito yung first time namin gagawa ng banana bread. Tapos guys, pala yung gagawin namin, dinoble namin yung measurement kasi nga bali dalawang tray yung gagamitin namin. So, ipapakita namin kung ano yung mga ingredients na kailangan. Oo. So, ingredients na kailangan natin ay 2 to 3 very ripe bananas, 1/3 cup melted butter, 1 teaspoon baking soda, a pinch of salt, 3/4 cup sugar, pero yung nilagay namin is 1/2 cup lang. Depende sa inyo kung gaano katamis yung gusto nyo. 2 large egg beaten, 1 teaspoon vanilla extract, 1 1/2 cups of all-purpose flour. Okay guys, ang unang gagawin natin ay paghalu-haluin natin yung mga wet ingredients natin. Simulan natin dito sa melted butter. Kasama yung banana. Haluin lang ng mabuti. Sunod ay ang itlog. Basta ang importante dito ay mahalo ng maayos. Kasi yung iba, ang gusto nila, yung itlog, dapat hinahalo na sa flour. Pero ako gusto ko, pinaghalo-halo lahat muna ng mga yung mga basang ingredients. Tapos, yung vanilla extract. Kasi lahat naman sila, pagka pinaghalo-halo mo na, ganun din naman, nilulutuin mo. Diba guys? Now, pagka nahalo mo na ng maayos, ng mabuting ganyan, sunod naman natin yung dry ingredients natin. Simulan natin sa flour. Kasama yung sugar. Make sure yun lang na mapaghalo nyo ng maayos. Tapos yung baking soda natin. Ngayon, pag napaghalo nyo na yung dry ingredients, paghaluin nyo yung wet tsaka yung dry ingredients. Dito, pwede na kayong gumamit ng spatula or kahit sandok. Kung wala kayong spatula, kahit anong flat na sandok. Mas ang importante dito, mapaghalo nyo ng maayos. Tapos, dahil nakalimutan natin. First time natin, pinch of salt. Dahil dinoble natin, gawin natin dalawang pinch. Dalawang kurot lang. Dalawang kurot lang ng salt. Yan. Ako na yun. Kahit na huli, basta mapaghalo. Kasi, ganda naman eh. Maghahalo-halo din naman sila pag niluto mo. Ilalagay na natin siya dito sa baking tray namin. Yeah. Na binili kanina. Lagyan nyo siya ng butter para hindi dumikit yung bread pag naluto na siya. Pero since wala na kaming butter, naubos na, lagyan na lang namin siya ng olive oil na spray. So habang pre-prepare nyo to guys, dapat naka-preheat na rin pala yung oven nyo ng 350 ata. Degrees. Yes. Tapos wala kaming
kahit anong nabili, mga nuts ganun or chocolate chip na ilalagay sa topping. So ito na lang. Optional lang naman. Pwede din namang wala, pero kami lalagyan na lang namin itong oatmeal. Oatmeal o kahit anong gusto niyo, nuts. Kasi meron naman itong nuts tsaka raisin, kaya okay lang. Si lagay niyo lang na ganyan. Kahit anong kahit gaano karami niyo gusto. Nasa sa inyo yan. Okay. Optional lang naman kasi siya. Ngayon, check na natin yung oven. Make sure na mainit na. Tapos, ilalagay na natin ang ginawa natin kanina oven. So, ganyan siya. Mainit na siya. Kasama yung tara, isara. Wait for the result. Kailangan natin itong iwan ng 50 minutes to 1 hour. Skip on checking, no? Tapos, papakita namin sa inyo mamaya ang resulta ng aming banana bread. Okay, next step natin. Dahil ako ang nakaisip ng content na to. Ako rin ang maghuhugas. Ngayon, simulan natin sa mangkok. Years later. Okay, dahil almost 50 minutes na tayo, check lang natin. Make sure na may gloves kayo ng pang-oven. Dahil wala kaming gloves dahil mahirap lang kami. Pangalaw ko ng tablecloth. Tapos, panusok. Dahil malalim, hindi kaya ng toothpick. Mas malaking toothpick. Chopstick. Kung may chopsticks kayo, tapos, tusukin nyo lang. Ooh, look at that. Tapos, tusukin nyo lang. Check. Pag nakita nyo may ganyan pa, ibig sabihin, hindi pa luto. So, leave it there, yeah? Nice one! So, I'll come back again in about 20 minutes. 20 minutes later. So, guys, check natin if yung bread natin kung okay na siya. Kailangan natin ng tong. Kasi mainit siya eh. Dito ko na lang siya i-check. Hindi ko na siya ilalabas. So, clear na siya. I-check na natin. Ilalabas na natin. Make sure guys na meron kayong gloves kasi mainit siya. Check natin itong isa muna ulit. So clear na siya. Ilapas na rin natin yung isa. Tutok mo dito. So clear na siya guys. Ito, bali ito na yung ating banana bread na dalawa. Yan, clear na siya. Pag may dikit-dikit pa dito, pag tinusok mo, ibig sabihin hindi pa siya luto. So, ito, clear na. So, luto na siya. So, ito na guys, ang aming finished product. That's the banana bread. 2 trays. Ito na siya guys. First time baking. So guys, pinalamig muna namin siya ng konti. Tapos ngayon, lilipad na natin siya dito sa plate. Tapos, ibabaliktad natin. See?
Ito na. Ito na ang ating finished product. So, titingnan natin. I-slice natin siya. So, ito na po ang ating finished product na bread. So, ito na guys, ito ang, na ang aming banana bread. Perfect po siya. Pero hindi pa po na alam yung lasa. Kung gusto niyo pong i-try, pwede niyo pong tignan yung sa pinakauna ng aming video. Nandun po yung measurement tsaka mga ingredients. Tapos check niyo yung description below. Ilalagay namin doon lahat ng list ng mga ingredients kung paano namin to ginawa. Thank you for watching, guys. Keep on watching. Abangan niyo pa yung iba naming baking videos and other vlogs. So, make sure you click the notification button. And please subscribe and share, and like. Please share this video. Comment din kayo kung ano pa yung mga gusto nyong video na gawin namin. Yeah. Challenge us. Yeah. Challenge. Bye. Bye.